2023. Napakabilis ng panahon na lalapit na naman ang 2023. Hindi mo namamalayan, Year of the Water Rabbit na pala. Maswerteng araw sa lahat. Sa nagdaang aralin, aking ibinahagi ang mga ilang gabay para sa taong 2023. At ito ang part 2 ng aralin na yon, kung saan pag-uusapan naman natin ang mga gabay at prediksyon sa bawat taon ng kapanganakan nyo. Maaring ang iba sa inyo ay hindi naging maganda ang 2022. Ngunit sa 2023 Year of the Rabbit, baka naman isa ka sa mga mamamayagpag sa taong ito. Ika nga nila, hindi lahat ng oras mababa ka, hindi lahat ng oras ay malungkot ka. Kaya narito ang ilang gabay para sa bawat taon ng inyong kapanganakan. Magsimula muna tayo sa Year of the Rat. Kung kayo ay ipinanganak sa taong Year of the Rat, isa kayo sa mga maswerte at mabibinipisyuhan ng kaswertehan ng Year of the Rabbit. Pasok kayo sa mga maswerteng zodiac sign. Mas tututukan mo ang mga bagay kung saan ka kumikita, gaya ng iyong trabaho o negosyo. Ngunit Frenny, kaibigan, magiging problema mo din ito kung sakaling humantong ka sa pagiging workaholic ngayong taong 2023. Kailangan kasi balanse lang ang lahat. Time management ang dapat mong matutunan sa taong ito. Oras mo sa sarili mo at sa mga taong nakapaligid sa'yo. Sa taong ito, iiwasan mo ang kumontra o may makakontrahan na tao dahil dun ka mahina sa taong ito. Gaya ng nasabi ko sa part 1 ng Year of the Rabbit, ayaw ng mga rabbit ang gulo, so make sure pakaingatan mo ang bawat salitang bibigkasin mo. Mag-ingat ka din sa dating kakilala na lalapit sa'yo at matagal nang hindi mo nakakausap o nakikita. Hindi masama tumulong, ngunit kaibigan, Frenny, kung Year of the Rat ka sa taong 2023, may mga magtatangkang gamitin ka. At yun ang isang magiging sanhi ng malaki mong problema. Sa pera naman, maswerte ang pasok ng pera sa'yo. Gaya ng naunang nabanggit ko, isa ka sa mga maswerte sa taong ito, 2023. At dahil nga sa sobrang daming opportunity para sa'yo, pakaingatan ang kalusugan mo, lalo na sa iyong bandang sikmura o tiyan. Iwasang kaligtaan ang hindi kumain. Baka sa sobrang overwhelmed ka sa mga trabaho, makakalimutan mo pati wastong oras ng iyong pagkain. Mas magiging romantiko ang pagmamahalan kung ikaw ay may kapareha. At kung single ka naman, may mga dating na magaganap, pakiramdaman mo lang maigi. Maswerte sa'yo ang paggamit ng earth tone gaya ng brown or yellow. Pwede din ang mga neutral colors. Year of the Ox. Kung ikaw naman ay ipinanganak ng Year of the Ox, masasabing ikaw ay nasa stage ng atras abante dahil ang taong ito, 2023 Year of the Rabbit, ay taon na kailangan mong pag-isipan mabuti ang bawat desisyon mo na gagawin, maliit man o para sa malaking bagay. Kailangan mo din ng oras sa sarili mo. Huwag magpadalos-dalos, kaibigan. Swerte ka naman sa taong ito ng mga rabbit kumpara sa mga nagdaang dalawang taon sa'yo. Ngayon ang best year para gawin ang mga bagay na gusto mong gawin at simulan. Pasok din ang Year of the Ox sa mga pwede at maswerte when it comes to investments at negosyo. Kailangan mong sumubok ng bago para makawala sa anino ng nakaraan mo. Sumubok ka ng mga bagong ideya, ito ay magandang stepping stone mo para sa tagumpay. Maaari magkaroon ng mga sinyales sa mga susunod na araw, linggo at buwan. Pansinin ang mga unusual na mga bagay at pangyayari, ito ay isang sinyales mula sa universe. Maaari ka ding manood ng mga video aralin natin patungkol sa mga sinyales, swerte man o malas, para may gabay ka at may idea ka sa sinasabi ko. Sa love naman, swerte ka sa relasyon mo at mas magiging masaya ka. Sa mga single naman na Year of the Ox, second semester may makakapareha ka pero hindi mo kailangan madaliin lahat ng bagay. Mag-iingat ang Year of the Ox sa mga katrabaho nyo, wag basta magtiwala. Ipagpatuloy lang ang pag-e-exercise at pagkain ng masusustansyang pagkain para sa agaran mong paggaling dahil sa mga nakalipas na taon. Makakatulong sa'yo ang fresh air mula sa dagat. At para naman sa mga in good health at walang sakit na Ox, mas dalasan ang paglanghap ng sariwang hangin mula sa karagatan. Ito ay makakatulong din sa inyong kaisipan para hindi maging padalos-dalos ang inyong desisyon. Me time nyo na yan, kumbaga. Pwede kayong gumamit ng mga kulay na green, light green, pastel green at purple. Year of the Tiger. Kaway-kaway sa mga Year of the Tiger dyan.
Para sa taong 2023, ang Year of the Tiger ay year ng tagumpay or success. Maswerte din kayo sa taong ito. Magtiwala lang sa inyong kakayahan. Iwasan ang magalit o ma-involve sa anumang away. Para sa inyo, Year of the Tiger, mas nakaka-relax na din kayo ng maayos kumpara sa nakalipas na taon. Mas dadami ang opportunity ngayon sa inyo. Ang naantalang pag-asenso sa nakaraang taon ay siya namang pag-angat mo sa taong ito ng tuloy-tuloy. Balansehin lamang ang lahat. Sounds weird pero ito ang taon na mananalo ka na. Maaring sa isang lottery, casino o sa isang malaking deals o project na matagal mo nang inaasam-asam. Good for you, Tiger. Yung pinakahihintay mong tagumpay, makukuha mo na this year. Dahil nga sa isa kang attacker, ngayon 2023, mas maa-adapt mo na ang smooth transaction sa lahat ng bagay. Swerte ka din sa relasyon mo sa lahat ng tao, kaibigan, kakilala o kapamilya. Swerte ka din sa love at mga opportunity sa taong ito. Tiyakin na may sapat na pahinga o tulog at parating uminom ng tubig para makaiwas sa sakit lalo na sa iyong lower part. Iiwasan mo din ang mga maaalikabok na lugar o maiinit na lugar dahil sa iyong problema sa paghinga, dahil ang iyong hika, sakit sa puso or allergies. Pwede kang gumamit ng white, green, gold, purple, gray at earth tone. Year of the Rabbit. Kung sa mga nagdaang taon na masyadong nakahirap sa sitwasyon mo, ang taon mo bilang 2023 Year of the Rabbit ay magsisilbing promising to success sa'yo. Swerte ang taon na ito sa'yo, promotions at malalaking pera ang naghihintay sa'yo. Mga deals na ngayon mo lang ulit magagawa dahil sa mga nakalipas na taon ay naantala at hindi sumang-ayon sa'yo ang panahon. Ngayon naman ay mapupuno ng magagandang oportunidad ang taon mo. May mga sagabal sa paglago mo pero magagawan mo din yan ng paraan. Marami mag-o-offer sa'yo, make sure na huwag basta magtitiwala lalo na sa usapang pera at emosyon. Masyado ka kasing maramdamin kaya iingatan mo din yon, lalo na ang iyong mental health. Huwag ka masyado mag-isip o mag-overthink sa lahat ng bagay. Iwasan ang mga eroplano na sakyan sa taong ito. Hanggat maaari ay mag-travel by land na lang. Iiwasan mo din ang taong mahaba ang buhok sapagkat isa sa kanila ang palulubugin ka. Maaari kang gumamit ng lahat ng kulay, especially purple, white, and green. Year of the Dragon. Isa ka sa swerte sa taong ito, kaya naman ihanda na ang iyong mga palad sa bagong pagpasok ng kaperahan sa buhay mo. Pasok ka sa mga maswerte. Maaring malito ka sa mga sitwasyon at oportunidad na darating sa iyo. Kakailanganin mo ng taong mapagkakatiwalaan mo at hihingaan mo ng payo. Makinig sa alam mong totoo sa iyo. Iwasan mo ang mga taong inggit sa iyo kung payo lang ang usapan. Dahil guguluhin kanila ang iyong isipan at magbibigay ng desisyong ikakabagsak mo at ikakawala mo ng swerte. Ito ang panahon para mag-invest sa tamang tao, tamang negosyo, tamang trabaho. Aangat ka na sa taong ito, huwag mong sayangin ang mga oportunidad para hindi ka na naman maging talunan. Pasok sa'yo ang mga kulay na pula, green, silver, gold at black. Year of the Snake. Ito ay taon para sa inyo na magkaroon ng focus sa inyong ginagawa at mga gusto sa buhay. Huwag masyadong gumastos kung hindi naman kailangan at para lang sa mga luho. Mas mamomotivate ka pang magsumikap at maabot ang iyong mga plano sa buhay. Mag-e-enjoy ka din sa lahat ng bagay at mga desisyong ginagawa mo. Hindi masama ang magplano basta gawan din ng aksyon ang lahat para magkatotoo. Huwag basta lang drawing. Iwasan ang mga junk foods, mga unhealthy na pagkain sa'yo para makaiwas ka din sa sakit dala ng Year of the Rabbit sa'yo. Para naman iwas ka sa conflict o away sa mga tao sa paligid mo, huwag kang masyadong umeksena. Huwag kang magmagaling at pumunta sa laban ng walang bala. All in all, swerte ka din basta sundin mo lang ang gabay na nasabi. Gumamit ng pink, green, purple or black na kulay. Year of the Horse. Swerte ang horse sa taong ito, 2023 Year of the Water Rabbit. Masasabi mong uwian na, may nanalo na. Nasa inyo kasi ang chart ng luck, peace, prosperity at good health. But it doesn't mean naman na tutunganga na lang kayo. Make it simple, gawin ang mga bagay na gusto mo, gawin ang mga bagay na alam mong makakatulong sa pag-asenso mo. Deals and meeting ang mga aasahan mo. Continuous flow of money ang taon na ito para sa'yo. Huwag maging kampante dahil may mga bagay
pa din na kailangan mo nang tapusin at gawan ng aksyon. Ang mga bagay na yon ay isa sa mga iyong nakaraan o nakalipas na mga taon. Huwag kang magpadala sa emosyon mo, makakasira yan sa'yo. Iingatan din ang relasyon mo ngayon, baka masyado kang ma-excite at mawalan na ng oras sa iyong kapareha. Matuto kang limitahan ang iyong sarili sa iba. Ang taon na ito ay masasabing extraordinary sa mga gaya mong ipinanganak sa Year of the Horse. Gamitin ng tama ang swerte. Mas maganda pa din ang simple lang at maging humble. Pwede sa'yo ang purple at yellow. Year of the Goat. Kaway-kaway naman sa mga taong ipinanganak ng Year of the Goat dyan. Isa din kayo sa maswerte ngayong taong 2023 Year of the Water Rabbit. Ang positive energy ay magtutuloy-tuloy kabilang na sa maayos na relasyon, pera, trabaho at profesyon. Sa taong ito, may malaking swerte, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo na malalaking swerte sa kaperahan. Ito na ang magpapayaman sa'yo at maaari ka na ding makabili ng mga gusto mong bagay. Kabilang dito ang sasakyan, kondo, bahay at makapagsimula ng isa pang negosyo. Favorable ang taong ito sa inyo. Huwag mo lang kalilimutan ang kapareha mo dahil sa pagkabisi mo sa sobrang dami ng oportunidad, makakalimutan mo ang pagiging asawa o kapareha. Para hindi mangyari yan, lagi kang mag-set ng romantic date or vacation sa inyong dalawa. Mag-iingat lalo na sa pagdadrive, iingatan ang health na may kinalaman sa shoulder. Pwede kayong gumamit ng kulay na blue, red, purple, and white. Year of the Monkey. Ito ang tinatawag na taon ng pa-chill-chill lang para sa inyo. Ito ang panahon na gawing smooth lahat ng transaction na meron kayo. Huwag magpa-apekto sa bugso ng damdamin. Ihanda ang sarili sa mga major changes na mangyayari, good or bad, mahalaga lagi kang handa sa anumang sitwasyon. Huwag din basta magbitaw ng salita dahil maaaring pagsimulan ng problema mo. Kung may kapareha, ugaliin ninyong dalawa na mag-usap bago matulog para makaiwas sa anumang problema. Dapat mas paintigin ang communication nyo. Pwede kang gumamit ng kulay gold at silver. Year of the Rooster. Okay naman ang taong ito sa inyo. Normal na para sa inyo ang ups and downs sa buhay. Kaya naman tiyak na malalampasan nyo ang anumang balakid sa pag-unlad nyo ngayong taon. Huwag basta mag-grab ng opportunity o investment. Titiyakin mo munang mabuti kung sino ang dapat paniwalaan. Madami kang kaibigan kaya hindi naman mahirap para sa'yo ang makamove on sa problema o anumang gusot. Pwede kang magnegosyo ng alam mong kaya mong i-handle o bihasa ka na sa negosyong itatayo mo. Lakas ng loob at dedikasyon ang mas aangat sa'yo. Sa pera naman, mainam kung laging may naitatabi ka sa taong ito. Pwede kang gumamit ng gold at brown para mas lalong ma-enhance ang good energy sa'yo. Mag-iingat ka sa mga matutulis na bagay. Year of the Dog. Maswerte ang taon na ito para sa inyo. Huwag maging mayabang o maghangad ng higit pa. Ang taon na ito ay favorable sa inyo pero kailangan mo naman limitahan ang inyong sarili. Baka masyado kang ma-overwhelmed at lumaki ang ulo mo. Maraming magagandang opportunity ang darating sa'yo. Kailangan mo ding maging pasensyoso sa lahat ng oras kung talagang gusto mong ma-promote sa trabaho. Iiwasan mo ang pagiging aburido. Makakamit mo na ang tagumpay sa taong ito. Dedikasyon, diskarte at tsak makikita mo na ang pinagpaguran mo. Sabi nga nila, wealth luck is on your side. Ingatan at mag-ipon. Iwasan ang gastos sa mga bagay na hindi naman totally kailangan. Yan ang isa na nagkakaproblema ka. Maging wais sa pera kahit na nasa iyo ang swerte. Gumamit ka ng kulay na orange, pink or light colors, pwede. Pwede rin ang brown, red or green. Year of the Pig. Swerteng taon nito para sa inyo. Opportunities, development at creation ang naghihintay sa inyo. Ngunit hindi ito mapapasayo kung laging wala kang tiwala sa sarili mo. Iiwasan mo ang magpabilib sa iba. Bawasan ang kayabangan at mag-focus ka sa ikabubuti mo, hindi sa iba. Kahit na nasa lucky chart ka, hindi ibig sabihin na aangat ka na dahil may mga ugali ka na siyang nagpapabagal sa pag-asenso mo. Iiwasan mo ang magreklamo at maging demanding. Kung sa pera naman ang pag-uusapan, maganda ang dollar ng pera sa iyo. Sa love naman, may major changes na mangyayari. Unexpected, gaya ng nasa starline mo. Pwede ka namang gumamit ng yellow, gray o gold color. Ngayon na nalaman mo na ang ibang prediction ng pagbasa sa iyong taon, narito naman ang ilang gabay para sa taong 2023 Year of the Rabbit.
Gaya ng nasabi ko sa part 1 ng video aralin patungkol sa 2023 Year of the Water Rabbit, pinag-iingat ko ang lahat sa inyong kalusugan na may kinalaman sa pag-iisip, depression, stress, mga sakit related sa mga yan gaya ng brain aneurysm, sakit sa puso at iba pa. In short, tututukan po natin ang ating mental health. Tandaan nyo yan mga frenny. Mental health issue ang isa sa tataas sa taong ito, 2023, kaya dapat pakaingatan, lalo na ang inyong emosyon para hindi humantong sa anumang negatibong bagay at enerhiya. Dahil dito sa mental health issue na dulot ng Year of the Rabbit, magkakaroon ng maraming organisasyon, hindi lang sa Pinas, kundi malawakang organisasyon na patungkol sa mental health. Kung magkaganon man, ako na inyong lingkod ay isa sa makikiisa sa mga usaping ganyan. Alam nyo naman na isa sa aking mga ipinaglalabang advokasya ay ang mental health and case related to mental health issues. Sa taong ito, tataas din ang mga produkto ng recreation o mga bagay na mabibili at mga bagay na napupuntahan na makapagpapasaya sa isang tao. Mga painting o cooking related products, mga butika, aangat yan. Mga learning center at seminars, aangat din. Agricultural na mga negosyo, papatok yan. So yun lang muna mga frenny para sa aralin natin ngayon. Sana ay may nasagap kayong kaalaman na ibinahagi ko ngayong araw. Ikaw frenny, anong animal sign mo? Hello. Subscribe, guys.